isang Pinay OFW nagbahagi ng kanyang experience sa pamamagitan ng post nung umuwi siya sa Pilipinas galing Hong Kong noong January 2024. At maybe nagbakasyon siya that time. At ayon sa post niya, nagbabaka sakali lang din siya na baka iba ang proseso pagdating sa Pilipinas. Ngunit nung nasa NAIA daw siya at sasakay siya sa NAIA Terminal 4, connecting flight papunta sa Bicol kung saan din ako nakatira, ay hinarang daw yung bag na daladala niya na kanyang hand carry. At pinagbabayad siya ng 6,000 pesos dahil sa mga chocolate na dala nito or laman nito. Dahil nga sobrang dami daw. At hanggat hindi siya nagbabayad ng 6,000 pesos, ay hindi daw niya madadala yung mga chocolate na laman ng kanyang hand carry na sobra sa 7 kg. Pero nung magbabayad na daw siya, ay naisip niya na sayang yung 6,000 pesos. Kaya ang ginawa niya ay ipinamigay na lang niya yung mga sobrang chocolate sa mga security guard sa airport. At yung iba daw na sobra ay itinawag niya sa kanyang kapatid na nakatira lang din malapit sa airport at ibinigay niya ang mga ito. Guys, huwag kayo magpanik or mag-alala. Dahil nga taga-Bicol siya at taga-Bicol din ako, ay naintindihan ko yung mga comment or yung conversation ng kaibigan niya sa comment section. At ayon sa kanila ay kaya daw naharang yung kanyang hand carry ay sobra sa 7 kg yung mga chocolate na laman ng kanyang hand carry. Kaya ito hinarang at pinagbabayad siya ng 6,000 peso. Makikita nyo guys dito sa picture na isang maleta or maliit na maleta for hand carry na punong-puno ng chocolate. Na inaamin naman niya na nagbaka sakali nga lang din siya dahil nga sa Hong Kong ay hindi naman ito kinikilo. Ngunit pagdating sa Pilipinas ay kinilo ito at nalaman na sobra-sobra at marami ang dala niyang chocolate na lampas 7 kg. Ngunit maging paalala ito sa maraming OFW lalo na sa may mga domestic flight sa Pilipinas na kung sa ibang bansa ay hindi kinikilo ang hand carry natin. Pero ibahin nyo sa Pilipinas lalo na kapag may domestic flight kayo or local flight papunta sa probinsya. Dahil kaya siya hinarang at kaya siya pinagbabayad dahil lampas sa 7 kg yung laman ng kanyang hand carry. Nagkataon lang na chocolate ang laman pero hindi talaga ito ang dahilan. Ilalagay ko sa description ng video na ito ang post ni Kabayan para mabasa nyo rin at para huwag kayong magpanik. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel. Please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.